Naka-alertong militar sa posibleng pag-atake ng New People's Army matapos ang pagkakaaresto sa mag-asawang leader umano ng CPP-NPA. Pinaghahandaan din ang nalalapit na anibersaryo ng rebelding grupo. Makibalita tayo kay Jet Arceliana. Nasa pangangalaga na ng Camp Guillermo Nacar Hospital sa Southern Luzon Command Headquarters sa Lucena City, Quezon, ang dalawa sa mga sundalong nasugatan sa ambush na pinaniniwala ang pakanan ng New People's Army sa bayan ng Lopez kahapon. Inilipat naman sa AFP Medical Center ang dalawa pang biktima. Ang dalawang sundalo namang nasawi sa pananambang nasa punerarya na. Wala pang tugon ng NPA kung paghihiganti ito sa pag-aresto sa mag-asawang Benito at Wilma Ostria Chamzon na sinasabing mga leader ng CPP-NPA. Nananatili naka-alerto ang sandatahang lakas. Ang directive po ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa lahat ng units is to remain vigilant. So that covers all security aspects, not just operations but personal security. Dapat natin na maging mamantsag tayo sa kilos natin at tingnan rin natin ang ano bang posibleng gawin ng itong grupo ng New People's Army. Naka-red alert ang mga otoridad sa Cebu kung saan na-aresto ang mag-asawa noong Sabado. Naghahanda na rin daw sila lalo pat papalapit na ang anibersaryo ng NPA sa Linggo. Ang trending ay pagkamalapit na yung anniversary ng kanilang founding anniversary, nagkakaroon ng mga violent at non-violent activities. Kung kaya't doble ang ating pag-iingat sa ganong mga kapanahunan, no? Natatakot naman daw ngayon ang mga residente ng San Fernando kung nasaan ang bahay na pinagtaguan daw ng mag-asawang Chamzon. Ayon sa source ng GMA News, dalawang buwang minanmanan ng mga otoridad ang mag-asawa habang nasa Cebu. Bukod sa mag-asawa, naaresto rin ang lima pa nilang kasama. Nakuha mula sa kanilang matataas na kalibre ng baril. Ayon sa mga otoridad, ang mga ito ang naging basehan ng isinampang reklamong illegal possession of firearms and ammunition at possession of explosives at harboring of criminals. Nang subukang kunan ng pahayag ang mag-asawang Chamzon matapos ang kanilang pagdinig kahapon, pagbati lang sa NPA ang ipinaabot nila. Binabati ko ang bagong hukbong bayan sa ika-45 anibersaryo nito. Patuloy na lumalakas sa buong bayan. Hindi matatalo-talo ng AFP. Pero ayon sa kanilang kampo, hindi totoo ang mga akusasyon ng gobyerno. Sabay sabing dapat sa Cebu sila in-inquest dahil doon sila na-aresto. Set up lang din daw ang mga nakitang armas. Paano naman naging baril lang ang laman noon? Tuta at pusa nga yung kasama nila. So hindi totoo, no, na ngayon lang lumabas yan. Clearly, it's a planted evidence. Sabi naman ng pulisya. Venue, bakit daw dito? Yung authority ng DOJ is pag-inquest kahit saan pwede. Pagdating naman sa hearing, kung saan nangyari, doon talaga yung hearing. Nandun yung tuta sa ano, sa iniwan namin, di na pwede bitbitin dito. Naiwan sa Cebu yung mga sinasabi nila. Yun. Kanya-kanya depensa yon. Sa ngayon, nananatili sa PNP Custodial Center ang pito. Sa kabila ng pagkakaaresto sa mga leader umano ng mga rebelde, nananatiling bukas ang gobyerno sa usaping pangkapayapaan. Well, they've walked out to the CPP, NPA, and they've walked out to the peace talks, if you remember correctly. No? Does it have an impact? I don't think so. It really depends on their willingness to go back to the bargaining table. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.